nandito tayo ngayon sa Manila International Container Port, kung saan na nasabat o na-intercept ng PNP, PIDEA at ng Bureau of Customs ang illegal na droga na aabot sa 2.1 billion pesos. Higit 1,000 pakete na may lamang crystalline substance na hinihinalang shabu na lagpas 300 kilo ang bigat ang tumambad sa otoridad. Sabi ng PNP, matagal na nilang tinutunto ng lokasyon ng kargamento nang makakuha ng asset ang PNP Calabarzon. The intention is to distribute it within Luzon. And then of course our operatives with this interdiction, hindi na natin inalaw na ilabas. Ayon sa BOC, beef jerky ang nakadeklarang laman ng container. Ang sabi ng Bureau of Customs, dumating dito sa port yung cargo noong February 24 na nag-originate sa bansang Mexico. Wala umanong nag-claim nito kaya't dineklara nila itong abandonado. Naalarma umano sila dahil dalawa ang shipper ng kargamento, kaya't agad isinailalim ito sa X-ray at doon na-discovery ang kahinahinalang laman nito. Bagong modus din umano ng packaging ng mga drug traffickers ang na-discovery ng PNP at BOC. It's very different from the previous vacuum sealed packs of plastics. Based on observation sa X-ray, the carbon paper and the foil may have effect on the X-ray reading, because based on the initial X-ray test, only two of the packages indicated crystals inside. Carbon is usually used to deflect the image of X-ray machines in all customs ports. May lead na ang PNP sa posibleng grupong nasa likod nito at inaalam kung konektado ito sa nakumpiskang 530 kilos ng shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga, 1 linggo bago ito. Para naman sa PNP, job well done ang operasyon kahit pa inabot ng 7 buwan mula nang makatanggap ng impormasyon hanggang sa buksan ng container nitong September 29. If there was that period na nangyaring 7 months, it's not a sign of negligence or inefficiency, but rather it's an effort really to ascertain everything. Ite-turn over ng BOC sa PIDEA ang nasabat ng mga illegal na droga.